doon, hindi yun mabubuo kung walang kontrabida, stuntman, balance, cameraman, utility, wardrobe, makeup artist. Kaya hindi yung pansariling kapakanan, madami kami doon. Enough ba yung binabayad mo doon sa vendors? Enough? Oo naman, hindi lang enough. Sobra pa. Parang ikaw, sumusobra ka na. Lahat ang posibleng maabanan niyan, binabayaran niya ng production. Paulit-ulit na lang tayo. Paano, anong long-term effect niyan dyan sa Quiapo? Long-term effect? Anong long-term gusto mo? 24 months? 36 months? O 3 gigs? Ganda yung 3 gigs. Umaga, tanghali, hapon. Ano bang long-term ang gusto mo? O ito, pwedeng maging tourist spot yan. Makikita ng ibang tao yung Quiapo. Pinagsusutingan ng mga artista. Hindi natatakot. Walang gulo. O wala sa isip nila yung akala nila sobrang gulo sa Quiapo. Maiisip nila mababait pala tao dun. Makikita nila yung likas na ganda ng Quiapo na hindi nila napapasok dati. Makikita nila na kung gaano kayaman ang kultura. Nadayuhin niya ng mga turista. Lalo na pag nakita nila yung libo-libong mga deboto na nakikipagsiksikan, makalapit lang doon sa Puong ng Sareno. Maku-curious sila. Babalik at sigla dyan ng turismo dahil lalabas ulit yung magandang himay ng Quiapo. Yan! Yan ang long-term effect niyan. Ilang taon ka ba dyan? Okay lang sana kung 1 day, 2 days, 3 days ka mag-shooting. Mahaba yan, teleserye nga eh. Walang maikling teleserye. Ang pinakamaiksi niyan, 3 buwan. Anong plano mo dyan? Abuti kang 10 taon na naman? 10 taon na naman? Sa pagkakaalam ko lang ah. Wala pa siyang 10 taon na nagawang teleserye. Kahit yung probinsyano, di ba mahaba yun? Pero hindi yung 10 taon, 7 taon lang yun. Mali ka na naman doon. Paulit-ulit yung ginagawa mo. Paulit-ulit yung ginagawa? Natural. Nagsushooting, nagtataping, paulit-ulit talaga yan. Kasi may wide shot, may tight shot, may drone shot, may close-up, may Colgate pa nga minsan eh. Paulit-ulit talaga yan. Lalo na pag may nagbakel o nagkamali ng linya, nagkamali ng deliver, ulitin talaga yun. Ano yun, ilalabas mo sa mga tao kung mali-mali. Mali ka dun. May editor yan, kaya paulit-ulit para makapili ng dapat ilabas. Ganun yan. Akala mo ba nakatuwa ka pa? Hindi ka na-entertain, boy. Mag-isip ka din, huwag kang tanga. Ha? Kung meron kang sariling studio, hindi ka namin mapag-ipinalaman. Nag-iinis ako at nasasaktan dyan sa mga vendors. Nag-iinis ka at nasasaktan dyan sa mga vendors? Bakit? Inaano ka ba ng mga vendors? Na hindi na kumikita. Dyan lang sila umahasay. Alam mo ba yung kita nila? Ha? Ah, na hindi na kumikita. Ulitin ko lang ha. Hirap mong paliwanag. Kumikita nga sila. Panoorin mo yung video ni Kiko. Nag-interview siya ng mga totoong tao na vendor sa Quiapo. Totoong tao ha. Hindi gaya nun sa'yo. Imaginary friend mo lang ata yung mga sinasabi mo nagre-reklamo. Eh mga totoong vendor, natutuwa pa nga. Dahil marami na silang nabebenta. Nakakaubos pa sila ng maaga. Nakakauwi sila sa mga bahay nila. Nagkakaroon pa sila ng oras sa mga pamilya. Ayun, yun yung mga totoong vendor. Hindi nagre-reklamo. Sino ba yung mga nakausap mo? O yan, gusto mo, panoorin mo yung mga taga-Quiapo. Yan, mga vendor yan dun. Saya po ba kayo nandito nagsishooting si Coco Martin? Oo naman, sobrang idol ko yun. Since mga taga-Quiapo kayo, okay. Masalamat kami dahil yung batang Quiapo dito yung sinishooting. Si na Coco Martin. Ayaw, masaya-masaya. Walang problema. Walang problema. Yan, o. Oh. Ayan, napanood ko. Yan yung mga totoong vendor dun sa Quiapo. Mga totoong tao yan. Alam ko naman kung bakit mo ginagawa yan. Para kumita ka. Wala namang problema, trabaho mo yan eh. Kaya lang, hindi naman pwedeng tumahimik na lang kami habang tinitira mo ang batang Quiapo. Re-encoy mo na kami. Dinadamay mo na kami.